Nahuli ko ang asawa ko isang araw na parang may kausap na babae. Aba, nambababae na pala si Chef? Di pa naman. Paano nyo nalaman na hindi? May kausap na palang babae. Kumanda talaga siya sa akin. Teka muna, ano bang narinig yung pinag-uusapan? Anong ginawa nyo nang nahuli nyo? Binantayan ko isang araw. Nakalimutan niya yung kanyang telepono. O, tapos? Wala naman akong nakitang tinawagan. Pero may nadiskubre ako. May pinanunood sa YouTube. Oh? Ano namang pinanunood? Abay, nakikinig at nag-aaral ng Tagalog at Ingles. Talaga? Oo, wala namang masama yun ah. Ay, teka muna. Bakit sabi niyo may kausap na babae? Aba, ay nanonood doon kay Bekya. At alam mo ang pinag-aaralan? Ano po? Ang unang pagkikita, pagpunta sa bar at restaurant, ngek-ngek. Chefin, teka muna. At bakit ka ganyan? Kasi naman po ako yun. Dahil nung na-lockdown po kayo, ako yung nainip. So yun ang ginawa ko. Tapos? Nanood ako sa YouTube. Ano pa? Aba ay ang laki pala ng mga kinikita ng mga vlogger. Ay iniisip ko pag ako'y umuwi ng Pinas, ay pangangatawan ko na ang pagbablog. Teka, anong nangyari yun? Ang ganda-ganda mo doon ah. Aba, ay di ako'y nagpaganda. Alam nga namang ako'y lumabas ng pangit doon. Aba, ay ganire ang masasabi ko sa iyo. Ay tumigil ka na ng pagtuturo ng lintik na Tagalog na yan. Magturo ka na ng Aleman. Kung hindi, ay palalayasin kita dito. Kayo naman, para lang naman yun sa kinabukasan ko. Bakit naman ipagkakait sa akin? Kapag mamaya, bigla na lang akong iwanan ng sir mo dahil may nakilala ng iba. Mabuti na nga yung walang alam para di makalayas. Sige po, anong gagawin ko ngayon? Nakanda na yung aking mga contents Ganito na lang gawin mo. Lahat nang gusto mong ipalabas dyan sa lintik na YouTube na yan, wag lang yung pagtuturo ng Tagalog. Pwede mo akong isama sa video mo kung gusto mo. A little longer than a few minutes later.